Hello, what's up mga kakampay? Ayan, magluluto na naman tayo. Ang recipe pala natin ngayon ay puto munggos. Ayan ang recipe natin ngayon. Ito mga kakampay, isang kilo to, hinati ko lang. Naglagay rin ako ng isang cup na normal na rice. Yun, yung normal lang. Haluin lang natin to. Ayan. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng tubig. Maghugasan natin. Yung pinag-ano natin mga kakampay, yung hinugas natin na tubig, huwag nating itapon. Yun ay gawin nating sabaw natin mamaya sa ating munggo. Yun. Haluin lang natin ito mga kakampay. Isa o dalawang beses yung gawing ito. Nasa inyo na po yan. Yan, hindi ko tinapon yung sabaw nito para ito yung magiging sabaw natin sa ating munggo mamaya. After nyan, babaran lang natin ng tubig. Isok lang natin siya ng mga isa o isang kalahating oras. Okay na yun. Ayun. After nyan, isit aside lang natin yan. Tapos gagawa naman tayo sa ating munggo. Yun. Naglagay rin ako ng isang cup na glutarin rice o malagkit. Yun. Tsaka dalawang cup na munggo. Saluin lang natin to. Pagkatapos yan, ready na siyang pakuluan. Palambutin natin hanggang sa lumambot yung ating munggo tsaka yung malagkit. Tara, isalang na natin to mga kakampay. Tsaka ang style nito mga kakampay, yung dahan-dahan lang yung apoy para hindi siya matapon yung sabaw. Yun. Inaalang natin. Yan, in a medium heat. In minutes. Ayun. Ito na po siya. Ito po yung magiging resulta niya. And medyo luto na yung ating paspalambutin pa natin to pas mas masarap para mas malapot siya. Para ano lang natin, simmer lang natin ng mga isang minuto. Ayan, after 1 minute mga kakampay, haluin lang natin to. Yan, tipong ano niya siya. Talagang saktong-sakto na to. After nyan mga kakampay, maglagay na tayo ng ating coconut sugar. Ayun. Kung wala kayong coconut sugar, ayun yung mga tipo bang yung sugar na brown sugar, pwede na rin yun. Ayun, maglagay tayo ng tubig, 4 o 5 baso. Ayan. After nyan, haluin lang natin to mga kakampay. Kung wala naman kayong coconut sugar mga kakampay, pwede na kayong gumamit ng yung may nabibili kayo sa yung purong sugar talaga, yung hindi pa siya refined sugar. Nagdagdag rin ako ng konting tubig mga kakampay. After nyan, isimmer lang natin to ng 10 minutes hanggang ito ay kumulo. Ayun mga kakampay, sa kabilang side naman tayo. Gumamit pala ako ng 2 sachet ng satan coconut powder kasi wala akong yung fresh na coconut milk. Mas masarap kasi talaga mga kakampay kung gumamit kayo ng fresh. Mas masarap yun. Naglagay ako ng 4 cup na tubig. Ngayon, yun yung pang-mimix natin sa ating santan powder. Coconut milk, ngayon. Ang bawat sachet nito ay may 50 grams. Ngayon. Haluin lang natin ito mga kakampay habang para ma-dissolve natin yung ating coconut powder. Pagkatapos nating ma-dissolve yung mga kakampay, mag-add na tayo ng 1 cup at kalahating sugar. White sugar yung gagamitin natin. Kung wala naman kayong white sugar, pwede kayong gumamit ng brown sugar. Ayun. Tapos continuous lang natin to. Tapos naglagay rin ako ng 1/2 tablespoon na salt. Yung lasa nito mga kakampay, nag-aagaw yung alat at yung tamis. Yun ang natin, yung magiging taste natin. Ayun. Haluin lang natin to. Pagkatapos nyan, set aside natin. Ito yung sinok natin ng 1 oras at kalahati. Ayun, tanggalin lang natin yung tubig mga kakampay. Pagkatapos nyan, ilagay na natin sa ating cooking pan. Ayun, sa rice cooker. Ilagay na natin sa ating rice cooker. Ayan. So, ilagay na natin sa ating rice cooker mga kakampay.
Pagkatapos dyan mga kakampay, ilagay na natin yung ating mixtures na ano, coconut milk. Ayun. May ilagay natin ng pangpalasa. Ayun. Ito yung magiging sabaw natin. Ayan, ibuhos lang natin lahat. Ayan. Pagkatapos yan, isalang na natin yan mga kakampay. Mga kakampay, ang cooking time pala nito mga kakampay, 20 to 30 minutes. Yan mga kakampay. Yan, isalang na natin to. Kampay, ayun, ito na ang ating munggo. Ayun, medyo ano na. Medyo malapot na. Ayun, kung makikita yung ganyang ano. Yan, pwede na yan. Ready na yan. Ayun, oh. Pag maganyang klase ng ano, yung malapot na yung sabaw, pwede na yan. Mas lalapot pa yan pag lumamig mga kakampay. Yun. Ready na yan. Sa tingin pa lang mga kakampay, talagang masarap na. Pwede na rin walang ano, kahit na puto mong gulang, ay may walang puto. Yun. Kahit na walang puto, okay na yan. Mas masarap din yan. Lalo na pag medyo malamig, yun, masarap yan. Yun, malapot na. Ready na. Set aside din natin yan mga kakampay. Pagkakulo pala nito mga kakampay, maglagay tayo ng ginger. Ayun. Yung luya. Ayun. Ilagay natin to habang kumukulo siya. Yung pang-ano rin yan, pang-pabango. Ayun. Ilagay natin siya. I-simmer lang natin mga kakampay hanggang maubos yung tubig. After nyan, pwede na natin siyang haluin. I-mix natin. Ayan, ubos na yung tubig mga kakampay. Ayan, ito yung time na i-mix natin. Ayan, para maano siya. Continuous lang natin to hanggang matapos mga kakampay. Ayan, pagkatapos nating ma-mix mga kakampay, takpan lang natin to. Simmer uli natin ng mga 10 to 15 minutes. Talagang maluto na siya. Ayan, tinakpan ko siya ng bimpo para hindi yung singaw niya talagang kulob na kulob siya. Ayan. Tapos ibaba lang natin uli. Kakampay, after 15 minutes, ayan, ready na ang ating puto munggos. Ayan. Ayan. Tsaka luto na rin yung ating puto. Okay, yun na mga kakampay. Ready na yan. Ano mo, ang sarap. Luto na. Yan naman mga kakampay. Ito mga kakampay, ano, natampok na pala to sa Jessica Soho, ano, para ano, sa kalaman lang din natin. Naitampok na to siya sa KMGS, ayun. Rambulan sa Hilongos, yun po ang tawag sa ano, mga kakampay.
yung pinakasikat na narambulan sa Ilocos. Kaya dinala ko dito sa Saudi kasi na-miss ko yung pagkain ng ano, mga ganitong pagkain. Kaya nilugo ko dito sa Saudi Arabia. Saudi Arabia version pala itong mga kampan. Tara, ready na. Sino bang magpapatakas dyan? Ay, magpapatakos dyan. Ready na ang ating putumunggos, mga kampay. Magplating na tayo. Ready na. Ayan na, mga kakampay, ready na ang ating puto munggus. Ayun, Saudi version. Ayun, mga kakampay, tara na, kainan na. Unang subo para sa inyo, mga kakampay. Yum, yum, yum. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo. Ay, hit niyo rin yung bell button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga upload. Ayun, mga kakampay, tara na, kainan na. Hindi na natin ito palalampasin.